Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily devotionals. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa ng ikalimang chapter ng Book of Deuteronomy kung saan ipinapaalala ni Moises ang sampung utos ng Diyos para sa bagong henerasyon ng Israel na unang papasok sa Promised Land. Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, Bayang Israel, dinggin ninyo ang kautusan at ang mga tuntuning ibibigay ko sa inyo ngayon. Unawain ninyong mabuti at tuparin ang mga ito. Ang Diyos nating si Yahweh ay gumawa ng kasunduan sa atin sa bundok ng Sinai, hindi sa ating mga ninuno kundi sa ating nabubuhay ngayon. Harap-harapan siyang nakikipag-usap sa inyo sa bundok mula sa naglalagablab na apoy, habang ibinibigay niya ang kanyang mga utos. Nakatayo ako sa pagitan ninyo at ni Yahweh sapagkat natatakot kayo sa ningas at ayaw ninyong umakyat sa bundok. Sinabi niya, Ako si Yahweh ang inyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Sa ating binasang talata, mapapansin natin na sa pasimula pa ay nagnanais na ang makapangyarihang Diyos na nagpapalaya ng kanyang mga taong pinili na, mula sa pagkaalipin na dapat siyang paglingkuran ng tapat at nanawagan siya na sundin ang kanyang mga utos. Sa mga susunod na talata, isa-isahin natin ang sampung utos ng Diyos na ipinaalala ni Moises para sa bayan ng Israel. So mababasa rin ito sa Exodus chapter 20 verse 1 to 17. Commandment number 1, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Commandment number 2, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos at panibubuhuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Commandment number 3. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang gumamit nito walang kabuluhan. Commandment 4. Ilaan mo para sa akin ang araw na pamamahinga, tulad ng ipinag-utos ni Yahweh na iyong Diyos. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin ang dapat gawin. Subalit ang 7th araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na iyo'y huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Ikaw, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae ni alinman sa mga alaga mong hayop ni ang mga dayuhang nakipanayam sa inyo. Ang iyong alipin, lalaki man o babae ay kailangang mamahingang tulad mo. Alalahanin mong naging alipin ka rin sa Ehipto at mula roo'y inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya iniutos ko na panatilihin mong nakalaan kay Yahweh ang araw ng pamamahinga. Commandment 5. Igalang mo ang iyong ama at ina tulad ng iniutos ko sa inyo. Sa gayoy mabubuhay ka ng matagal at sagana sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na iyong Diyos. Commandment 6. Huwag kang papatay. 7. Huwag kang mangangalunya. 8. Huwag kang magnanakaw. 9. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. 10. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang asawa ng iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang kanyang sambahayan, bukid, halilang lalaki o babae, baka, asno o anumang pag-aari niya. Ang mga ito'y sinabi sa inyo ni Yahweh doon sa bundok mula sa naglalagablab na apoy at makapal na usok. Liban doon, hindi na siya nagsalita sa inyo. Pagkatapos, isinulat niya ang mga ito sa 2 tapyas na bato at ibinigay sa akin. Ang mga ito ay magsisilbing code of conduct ng mga Israelites sa kanilang pananahan sa lupang ipinangako ng Diyos para sa kanila at dapat nila itong sundin upang sila ay pagpalain pati na ang mga lahing susunod sa kanila. Ipagpapatuloy natin ang pagbabasa. Verse 23. Nang marinig ninyo ang kanyang tinig mula sa kadiliman habang nagliliyab ang bundok, lumapit sa akin ang pinuno ng bawat angkan at inyong matatandang pinuno. Sinabi nila, Ipinakita sa atin ni Yahweh na ating Diyos ang kanyang kaluwalhatian at kadakilaan
at ipinarinig sa atin ang kanyang tinig. Nakipag-usap siya sa atin ng harapan ngunit hindi tayo namatay. Bakit natin hihintaying mamatay tayo rito? Lalamunin tayo ng apoy na ito at tiyak na mamamatay tayo kapag nagsalita pa siya sa atin. Sinong tao ang nananatiling buhay matapos marinig mula sa apoy ang tinig ng Diyos na buhay? Ikaw na lang ang makipag-usap kay Yahweh na ating Diyos. Sabihin mo na lamang sa amin ang lahat ng sasabihin niya sa iyo at susundin namin. Narinig ni Yahweh ang sinabi ninyo noon at ito naman ang kanyang sinabi sa akin. Narinig ko ang sinabi nila sa iyo at tamang lahat iyon. Sana nga'y manatili ang takot nila sa akin at lagi nilang sundin ang aking mga utos upang maging matiwasay ang buhay nila at ng kanilang mga anak habang panahon. Magbalik ka sa kanila at pauwiin mo na sila. Ngunit mananatili ka rito at sasabihin ko sa iyo ang aking mga batas at mga tuntunin. Ituturo mo ito sa kanila upang kanilang sundin sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniutos sa inyo ni Yahweh na iyong Diyos. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa ganoon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing sasakupin ninyo. Sinabi ng Panginoon kay Moises na nais niyang magkaroon ng pusong tapat na umiibig sa kanya ang mga taong pinili niya, na patuloy silang pagharian ng takot sa kanya dahil nakita nila ang kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya patuloy na ipinapaalala ni Moises sa lahat na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. So in the present time, God still requires us to remain in Him. Ang Diyos na kasama ni Moises ay nagkatawang tao sa pangalan ni Jesus at dumating si Jesus just in the right time to fulfill the requirement of the law through His life, death, and resurrection. And Jesus delivered the world from sin and death, and He imparted righteousness to those who belong to Him. At ang Kanyang banal na Espiritu na nananahan sa atin ay patuloy na nangungusap sa atin. He reminds us of the things that God requires us to do, and He also empowers us to do them. Kaya habang tayo'y nabubuhay at naghihintay sa muling pagbabalik at paghahari ng ating Panginoong Hesus, patuloy nating alalahanin ang mga utos ng Diyos para sa atin. For God is faithful, His grace is sufficient for us, and His mercy is new every morning. So let us live a life that is pleasing to the Lord, and let us walk in a manner that is worthy of the calling to which we have been called. Let's pray. Panginoon, ang iyong mga salita ay mananatili magpakailanman. Maraming salamat po sa kapangyarihan ng iyong mga salita na magbago ng buhay. Ang iyong mga salita ay siya naming gabay upang patuloy kaming mamuhay na naayon sa iyong kalooban. Dalangin namin na sa araw na ito, turuan mo kami na ikaw ay aming ibigin, papurihan at sambahin. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po for joining us this morning, and samahan niyo po ulit kami bukas sa ating pag-aaral ng Book of Deuteronomy, and have a great day!